Umawang ang mga labi niya matapos masalubong ang mga titig ni Alex. Nakalahad pa nga kamay nitong may hawak na bulaklak. "It's like as if you have seen a ghost, baby." Umangat pa ang gilid ng labi nito. Unti-unti, napahikbi siya at marahang hinampas ang dibdib nito. "Nakakainis ka! Akala ko pinalalayas mo na talaga ako." Sinalo nito ang mga kamay niya at mahinang natawa. Kinabig din siya nito at niyakap. Siniksik ang pagmumukha niya sa dibdib nito. Nasinghot niya tuloy ang bango nito. "Silly, I just want to surprise you," bulong nito. Lalo siyang napahikbi, hindi dahil sa inis kundi dahil sa tuwa. Hinayaan muna siya nitong umiyak. Nung okay na siya ay, ito pa ang nagpunas sa mukha niya. Agad nitong inabot ang pumpon ng rosas na niyakap naman niya. "Salamat. Such a crying baby," asar pa nito, ngunit inirapan niya ito. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan. Ang kamay nito ay agad na dumapo sa bewang niya. Madilim na ang paligid at tanging malaking bonfire ang nagpapaliwanag doon. May malaking tent malapit doon at mga malalaking kahoy na pwedeng upuan. "Matagal ba ako natulog? Bakit inabot ang gabi?" "Just on time. Ayoko lang maistorbo ang tulog mo, kaya hinintay na lang kita magising." "Huwag mo nang ulitin yun ha. Akala ko pinapalis mo na talaga ako." "Never. Despite your stubbornness." Pinalakihan niya ito ng mata, ngunit hindi nalis ang ngisi nito. Agad pa itong tumayo at lumapit sa gilid ng puno. Pagbalik, may bitbit na itong plato ng mga nakatuhog na marshmallows. Hindi lang yun, marami pa itong kinuha doon at maging inumin. "Picnic? You can say that. I just want quality time with you." "Quality time? Pero iniwan mo ko kagabi." "I prepared this. Don't worry. After eating, ikaw naman." "Alex?" Sita niya rito, ngunit tumawa lang ito at umupo sa tabi niya. Ilang beses pa siya nitong inasar. Ito rin ang nag-ihaw ng mga pagkain. Wala siyang ginawa kundi umupo lang doon at tanggapin ang mga sinusubo nito. Nung lumamig na ang hangin ay pinapasok na siya nito sa loob ng tent habang ito ay naglilinis pa. Nag-angat siya at inayos ang mga unan sa loob. Binuksan niya rin ang backpack. May pantulog at roba siya doon at personal hygiene. Nagtataka pa siya kung saan siya magtututbrush, pero mas nagulat siya nung sumilip sa loob si Alex. "There's a comfort room out there if you wanna wash out." Noong umuo siya ay hinatid siya nito doon. Maliit nga lang yun at may kalayuan sa bonfire nila at may tubig. Naligo siya kahit malamig. Ang higpit nga ng yakap niya sa roba nung matapos. "I'll just wash up, then wait for me," bilin pa nito. Doon na siya nagbihis ng pantulog. Ilang beses niya rin sinuklay ang buhok niya para matuyo, ngunit hinihila na siya ng antok. Humikab pa siya at humiga sa unan. Isang hikab pa at napapikit na siya. Ni hindi na nga niya alam kailan bumalik sa loob ng tent si Alex. Paglingat niya lang ay nakauna na siya sa braso nito. Nakatagili dito at naniningkit ang tingin sa kanya, pero ang kamay naman nito ay nakahapit sa bewang niya. Sorry, inaantok ako," nahihiyang sabi niya. Humarap siya dito at bago pa man ito makasagot, hinila niya ang batok nito. Agad naman itong sumagot ng halik sa kanya at agad na napunta sa kanya. "Alex," namimigat niyang daing sa pangalan nito. Kahit na malamig ang simoy ng hangin ay uminit naman ang temperatura sa loob ng tent. Ramdam niya ang mga pawis. Namungay ang mga mata niya matapos makitang nangingintab ang mga labi nito. Dahil sa natapos nilang gawain. Pagod na pagod siya noon, pero mukhang wala naman itong balak na magpahinga. "Tired?" "Medyo. Halatang di mo ako na-miss ha?" Hinagod dito ang buhok niya. "I miss you so much. Gusto ko ngang hatakin ang oras noong nakaraang linggo. Makauwi lang sa'yo." Para namang natunaw ang puso niya sa narinig. Kahit pala ganit ito sa kanya ay gusto pa rin siyang makasama. "Sorry, hindi ako nakinig sa'yo." "What were you thinking that time? Don't do that again, okay? It's too dangerous. If you wanna talk something, tell me. I'm willing to listen." "Ganito ka rin ba kay Angelica?" Wala sa sariling tanong niya. Gusto niya lang malaman sa sarili niya.
na sa kanya lang ito ganito, na sa kanya lang ito sweet at maaruga. No, never. Why do you keep bringing her name up? Are you worried she will come back and replace you? That I will throw you away once she's here? Namilog ang mga mata niya at napaupo sa tiyan nito. Humawak ito sa bewang niya at madiin siyang tinignan. Itatanggi niya sana kaso naiisip niya pa rin na posible yun. Paano kung bumalik nga siya, Alex? Paano kung hindi niya pirmahan ang annulment niyo? Forever ako magiging kabit mo? At magiging bastarda ang anak ko? Tumikwas ang kilay nito sa mga tanong niya. Imbis na sumagot, inangat nito ang bewang niya. Alex, don't talk about that. Mary Amethyst Esguera, pahirapan mo naman ako. Angelica's POV. Tumiimbagang siya matapos makita ang mga pinadala sa kanyang larawan. Si Alex yun at si Amethyst sa harap ng bonfire. Magkayakap at nakangiti na kanyang kinagalit. Namigat ang paghinga niya dahil sa galit. Mukhang wala ka nang babalikan, Angelica. Panguuyam pa ni Jacob sa kanya. Nagtagis sa mga ngipin niya. Sakang baliw, Jacob. Siguro nga, baliw. Baliw na kasama ka. Asar pa nito. Matinding irap ang binigay niya dito bago tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Hinagis niya din doon ang cellphone bago lumapit sa sliding window ng apartment na nirerentahan nila sa bansang yun. Naahas na ni Amethyst ang asawa mo. Kita mo naman sa pictures at videos na kumalat. At mukhang in love na si Alex sa kanya. Maingat na komento ni Jacob. Matalim niya itong tiningnan. Umiinom na ito mula sa beer and can. I'm not gonna let them happy. I'm still Alex's wife. Pero pinadalhan ka na ng annulment paper. Sarkastikong paalala nito. And I'm not going to sign it. Never! Mading sagot niya. Nairita siya lalo noong umisi ito. Tingin mo hindi gagawa ng paraan si Alex para pirmahan mo yun? Kilala mo ang asawa mo. Hindi pumapayag na hindi nakukuha ang gusto. Muli siyang napairap. Lalo lang kumukulo ang dugo niya sa mga sinasabi ni Jacob. Pabigat! Naiinis siyang bulong dito bago ito lagpasan para makapunta sa kwarto. Ano ba, Jacob? Protesta niya nung haklitin siya nito sa braso. Ako pa ngayon ang pabigat? Samantalang plano mo ang palpak, Angelica. Tandaan mo, kahit hindi mo hiwalayan si Alex, ipapakulong ka pa rin niya sa mga ninakaw mong lupa. Lupa ko ang mga yun. Pinabawi ko lang. Lumayas ka nga! Akmang babawiin niya ang braso mula dito, ngunit tumunog ang cellphone niya. Masamang tingin na lang ang binigay niya kay Jacob at saka bumalik sa sofa upang buksan ang mensaheng pinadala sa kanya. Umakyat ang dugo niya sa ulo at dumiin ang hawak sa cellphone. Matapos mapagtantong video yun kung nasaan pa sina Alex. Mula sa labas ang kuha, ngunit malinaw ang anino mula sa loob ng tent. Malinaw kung paano ang nasa ibabo si Amethyst. Mga loko kayo! Mga loko! Malakas niyang sigaw kasabay ng pagbato niya ng cellphone sa pader. Hiningal siya sa galit ngunit hindi nakaligtas sa paningin niya ang nananahimik na flower vase. Agad niya yung kinuha at malakas na binato sa pader. Amethyst, lagot ka talaga sa akin! Ang aagaw ka! Paulit-ulit niyang sabi. Ang sigaw niya ay nauwi sa hagulhol at napadaus-us ng upo sa sahig. Naitukod niya ang palad doon. Bumabagsak ang luha niya sa sahig. Parang pinupunit ang puso niya. Siya ang nagplano ng lahat ngunit hindi niya inaasahan siya pa ang masasaktan sa huli. Magbabayad ang mga ito. Haya mo ba sila? Gaganda ang buhay ni Amethyst? Shut up! Matigas at galit niyang balik kay Jacob. Tumiimbagang ito at nilabanan ng galit niya. Ngunit hindi siya nagpatinang. Tumayo siya at taas na itong nilapitan. Wala kang karapatang makialam sa mga desisyon ko, Jacob. Tandaan mo, kundi dahil sa akin, matagal ka na sanang wala. At tinapos ni Alex. Pagdidiin niya. Umigting ang pangan nito. Hindi na siya nagulat noong hilahin siya nito sa bato at subukang halikan. Malakas na sampal ang ginawa niya dito na kinapaling ang mukha nito. Isa ka lang sa mga laruan ko, Jacob. Matuto kang lumugar. Naiinis niyang paalala dito bago pumasok sa kwarto. Marin siyang pumikit at sumandal sa nakasaradong pinto. Kumukuyom ang kamay niya sa galit. Ilang beses siyang huminga ng malalim
para kumalma, ngunit lalo lang siyang naiinis. Kinuha na nga niya ang pinadala sa kanyang annulment paper ni Alex. Nagtagi sa mga bagang niya at nilukot yun. Mali. Binira piraso hanggang sa kumalat ang bawat pirasa sa kwarto. You'll pay for this, Amethyst. Sumpa niya sa hangin. Pinaplano niyang mabuti ang gagawin niya pagbalik niya. Nakapagpabook na rin siya ng ticket sa sumunod na araw. Patuloy din ang pagpapadala ng larawan at videos ng spy niya kada araw. Tingin niya nga ay mas kilala ng asawa si Amethyst kaysa sa kanya. Baka sinasamba na ito ng buong bayan nila. Tumitindi tuloy ang galit niya at kagustong bumalik. Ingat ka po, ma'am. Basa niya sa mensaheng pinadala sa kanya ng spy niya sa araw ng flight niya pabalik sa bansa. Ora mismo kalapag ng eroplano, bagong pictures at video ang pinadala sa kanya. Kuha naman yun sa swimming pool. Magkanigang dalawa kahit sa gilid na sa higlang ng pool. Kita naman sa nakangangang mukha ni Amethyst na nagugustuhan nito at halata namang ganado dito si Alex. Matinding irap ang ginawa niya. Hahayaan niya munang si Amethyst na magpakasasa sa asawa. Mukhang ginugutom araw-araw. Hindi naman masyadong halatang gusto nila ang isa't isa at minuminuto na lang magkadikit ang mga katawan nila. Baliw na baliw sa kanya si Sir Ma'am. Ayaw humiwalay at lagi nakabuntot kay Amethyst. Basa niya sa karagdagang mensahe nito na lalo nagpaikot sa mga mata niya. Sinuksok niya ang cellphone sa kanyang jacket matapos makita ang sasakyang nibok niya. Nakangiting kumaway sa kanyang driver. Ito na rin na naglagay sa maleta niya sa likod ng sasakyan. Magpapahatid lang din siya sa condo unit niya. Mabuti nga't iniwan niya si Jacob. Isa pa tong magiging sagabal sa kanya. May boyfriend ka dito sa Pinas? Bigla ang tanong sa kanya ng driver. Umangat ang gilid ng labi niya bago pumikit at sumandal sa upuan. Asawa. Tipid pa niyang sagot. Nanahimik ito. Wala siyang balak makapagkwentuhan sa mga estranghero. Binigyan na lang niya ito ng tip pagdating sa building. Hindi pa nga siya nakakapag-ayos ng gamit sa loob ng kondo niya ay may tumawag na agad sa kanya. What? May halong iritasyon niyang sagot sa tawag. Kung di pa sila tapos, buhusan mo ng tubig na mainit para maghiwalay. Inis niya ring dagdag. Mahina itong natawa na mas kinainis niya. At kung wala kang ibabalitang maayos na nangyari dyan sa mansyon, huwag mo na lang sayangin ang oras ko. Ay ma'am, may balita ako. Plano niyang surprise si Sir sa linggo. Lalabas siya. Give me the exact place and send me pictures of her on that exact day, okay? Don't call me again kung ayaw mo ikaw ang palayasin siya ni Alex. Pinal niyang utos bago patayin ang tawag. Lumiit ang tingin niya bago bumisi. It's payback time, Amethyst. Nagpunta siya ng salon upang magpagupit, magpakulay at magpaayos. Nangingisi pa siya sa mga pinadalang pictures sa kanya. Sigurado siyang hindi papalpak ang plano niya. Noong linggong padalhan siya ng picture, ay agad siyang nag-ayos at nagrenta ng sasakyan. Suot ang shade niya ay sinundan niya ng tingin ang pag-park ng sasakyan sa parking lot ng mall. Nainis nga lang siyang malaman na may gorgeous si Amethyst. Kasama pa nito si Manang Ising. Ini-spoil ka na ni Alex, ha? Let's see if he can still give you things after this. Bulong niya sa hangin. Inayos niya ang suot na shade at pasimpleng sumunod. Pasimple pa siyang ngumiti sa mga taong nadadaanan. Agad na napunta yon sa ngisi nung makitang malayo ang mga gwardya at tumatakbo naman sa restroom si Manang Ising. I can smell victory. Pagkausap niya sa sarili nung mag-isang pumasok sa cake shop si Amethyst. Taas noo at nakangisi siyang lumakad papasok. Pasimple pa siyang tumingin-tingin ng disenyo ng mga cake. Heto na lang ang ilagay mo sa greetings. Dinig niyang utos dito. Kita pa niya ang papel na inabot sa kanya ng babae. Nakatawa pa si Amethyst nung lumapit siya. Pero agad na humarap sa kanyang babae sa counter. I want carrot cake. Favorite ng husband ko. I'm planning to surprise him kasi. Walang ligo niyang bigkas. Nakangiting tumango ang babae ngunit kita naman niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkaka-estatwa ni Amethyst. Nakangisi niya tuloy binaba ang suot niyang shade at kinindatan ito. Hi Amethyst, long time no see me. Asar niya rito. Angelica?
Double done, Amethyst. Sulit naman pala ang 50 million kong bayad sa'yo. Salamat. Baka hulugan niyang bigkas dito. Alex, point of view. What will you gonna do now? Hindi pinirmahan ni Angelica ang annulment niyo. Seryosong sabi ni Attorney Carrancho. Sumimsim siya sa hawak na baso ng alak at sumandal sa sofa. Inimbitahan kasi niya rito sa law firm nito para pag-usapan ng tungkol doon. So, as long as she's far away from us, she can live on her life. Tamad niyang sagot. Nandita mga mata sa kanya ni Attorney. You sure? Ibig lang sabihin noon kabit si Amethyst. At hanggang doon na lang siya. Dahil kasal ka pa rin kay Angelica. Honestly, it doesn't make sense to me why you are keeping Amethyst. It is unfair to her too. Siya naman ang nandiit ang mga mata dito at umahon sa pagkakasandal. Nagsalin pa siya ng panibagong alak sa baso. I'm serious about her. She's pregnant with my child. I guess you only want the child but not her. I said what I said, attorney. I'm serious about her. Not just the baby. I'm not gonna let her go. Madiin niyang sagot. Umangat ang gilid ng labi nito. You're in love. Nabiting sa ere ang pag-inom niya. I'm not. In denial. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo. But let me get this straight, okay? Since Angelica didn't sign up the annulment paper, she has more power than you. She can sue you if she wants to. Kumalat pa naman ang pictures niyo ni Amethyst online. Umiling-iling pa ito. Naibaba niya sa center table ang baso at seryosong tumingin kay Carrancho. What do you mean? Sabag kasi sa batas yung relasyon ninyo ni Amethyst. Ibig sabihin, nangaliwa ka, lalo't kasal ka pa kay Angelica. Don't you get it? Angelica can use all the pictures, videos, and those people who knew about your relationship with Amethyst. Lahat yun magagamit niya laban sa'yo para singilin ka niya. She can demand almost all of your assets and money. What the? She cheated first. With her personal bodyguard. Do you have any proof? To prove that she cheated? Marahas siyang umiwas ng tingin at nahilot ang sentido niya. I can check the CCTV. Sobrang dami niyang video na pumapasok siya sa guard's quarter. Weak evidence. Wala sakto kumpara sa video niyo ni Amethyst. Mabilis na punto nito. Napamura siya muli at nasabunot ang buhok niya. What should I do then? Swerte mo sana kung pumirma siya sa annulment, kaso hindi eh. Maybe you should end things with Amethyst first. Magbalikan na lang kayo kapag hiwalay na kayo ni Angelica. Are you saying that I should break up with Amethyst? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yun ang pinaka-safest thing to do. Kung ayaw mong mawala ang lahat, Alex. Pagpapaintindi nito. Napabagsak siya pasandal sa sofa. Muli at umiling dito. No, I will not gonna do that. She's pregnant. 5 o 6 na buwan na lang yung mga anak na siya. See, malakas ang laban ni Angelica kapag nagsampa siya ng kaso sa'yo. The fact na may anak ka kay Amethyst, patunay na lumabag ka sa batas. Magdasal ka na lang na hindi niya ilaban to sa korte. Nahilamos niya ang mukha at muling napamura. Alam niya ang gusto niya at hindi niya basta pakakawalan si Amethyst. Pero ayaw niya ring mawala lahat ng pinaghirapan niya. Angelica is smart. She can definitely see the opportunity to get all of his money. Magtatanong sana siya muli kay Attorney Carrancho ngunit may kumatok sa pinto. Sabay pa silang napatingin doon nung bumukas yun. Niluwano ng nakangiting babae na may bit-bit na lunch bag. Hindi na siya magkokomento sa ganda nito. Sarah? Paos na tawag dito ni Carrancho kaya't napaismid siya. Oh, di ko alam na may client ka. Sorry, dinalhan lang kita ng lunch. Dinig niya bumuntong hininga si Carrancho. Tingin niya rin ay nakaistorbo na siya kaya't kinuha na niya ang coat niya. Come here, Sarah. Dinig pa niyang tinapik ni Carrancho ang kandungan nito. Nakakahiya, mamaya na lang. Labas na lang ako. Balik na lang ako after ng meeting niyo. Why would you be shy? Kahit nasa gitna pa ako ng meeting, kung ikaw ang mangiistorbo, ayos lang. Palis na rin niyang si Alex. Asar pa sa dulo ni Carrancho. Sinamaan niya ito ng tingin habang hinampas naman ito ng asawa nito sa braso. Enjoy your lunch, Attorney Carrancho. I'll go ahead, Mrs. Ngumisi ito bago magsalita. Sarah May George Valencia. Carrancho,
iritang dugtong ni Attorney Carancio sa pangalan nito. Why do you have to ask for her name? Just call her Mrs. Carancio. Inis pa nitong reklamo. Ang possessive mo, sita dito ng asawa. I gotta go. Enjoy your lunch. Natatawang paalam niya naman. Kaya lang pagpasok sa sasakyan ay bumalik ang isipan niya sa sinabi ni Attorney Carancio. Siguradong siyang ganun nga ang gagawin ni Angelica. Kung hindi lang pinakalat ni Georgie ang mga pictures at video, ay smooth sana ang pakikipaghiwalay niya sa asawa. Sir, ang lalim na iniisip niyo. Puna ng driver niyang si Jinggoy, kaya't nabaling siya dito. Just random thoughts. By the way, kumusta ang batang kinubkop mo? Biglang tanong niya matapos maalala ang hindi pa niya napapasyalan ulit ang bata. Agad nang umiti si Jinggoy. Si Rafi po, masipag mag-aral sir. Gusto nga kayo pasalamatan tsaka may request daw siya sa inyo. Rafi? Kunot na ang tanong niya dito. Rafi daw po ang palayo niya. Rafael ang totoong pangalan. Paliwanag nito at napatango siya. Sounds familiar. Hindi niya pa ba gustong umuwi sa kanila? Yun nga sana ang request niya sir eh. Hinahanap niya kasi ang ate niya na matagal nang nawawala. Dati daw magtitinda sa palengke mo. Baka pwede mong ipahanap sa investigador mo. Kawawa naman po kasi yung bata, sir. Sinulyapan pa siya nito sa salamin. Mabilis naman siyang tumango. No problem. Bibisitahan ko siya sa mga susunod na araw. Kung hindi ako busy. Si Von na lang ang pupunta total. Siya naman ang mag-iimbestiga. Nakangiting tumango ito. Malaking tulong po yun, sir. Napakabait ni Rafi. Sana mahanap na niya ang ate niya. Wala na kasi ang tatay niya eh. Napatango siya dito bago pumikit. Gusto niya makarating sa bahay at yakapin si Amethyst. Napalunok siya sa kaisipang sa kanya na ito. Nagmamadali tuloy siyang bumaba ng sasakyan nung makarating. Where's Amethyst? Tanong niya pa kay Manang Ising na dinatnan niya sa kusina. Malawak ang ngiti ng ginang sa kanya. Nasa kusina sir, kanina ka pa hinihintay. Agad siyang dumiretso doon. Gumaan ang pakiramdam niya kahit likod pa lang nito ang nakikita. Agad niyang pinulupot ang braso sa bewang nito at madain itong hinalikan sa ulo. Alex! How's your day, I wanna cuddle you all day. Hindi niya mapigilang sabi lalo't gusto niya talaga itong yakapin habang nasa kama. Mahinihin nitong tumawa. Mamaya na, may surprise ako sa'yo. Marahan siya nitong tinulak. Labag man sa loob niya, pinakawalan niya ang bewang nito. Naningkit pa ang tingin niya sa box ng cake na nasa mesa. I guess it's a cake? Kono nung iniisip mo, Alex. Buksan mo muna ito, tapos tingnan natin kung babagsak tayo sa kama. Ngumisi siya at hinila ang box ng cake. Marahan niya pa yung binuksan kasabay ng konfeting bigla na landing sumabog. Mali, pa-konfeti yun ni Amethyst. Congrats! Magiging tatay ka na! Nangunot ang noon niya lalo na sa pregnancy test kit na nasa cake at nakasulat sa mismong cake na I'm pregnant. Buntis ako, hindi ka ba masaya? Yumaka pa ito sa braso niya. Diba ang tagal na nating naghintay para lang mabuntis ako? Eto na oh, binigay na ni Lloyd. What the? Ano ba Alex? Mahinang sigaw nito noong haklitin niya ito sa braso. Alam nating pareho, nabuntis ka na sa anak ko. Pagdidiin niya, at tinitigan pa ang mga kayumanggi nitong mata. Sinisigurado kung si Amethyst ba ang kaharap niya. Ano? Dumiin ang pagkakahaklit niya sa braso nito. Hindi na tayo naghihintay na mabuntis ka. You were already pregnant when I drug you back here. Dininan niya pa ang hawak sa braso nito. Who are you? Si Amethyst, sino pa ba? Bakit magalit ka na naman? Gusto lang kitang i-surprise eh. Shut up. Tingnan natin kung talaga si Amethyst ka. Let's check with the doctor. Madingbig kasi nga bago ito hinila patungo sa labas. Kahit pa nagre-reklamo ito. Basta masama ang kutob niya sa ginawa nito. Ayaw na niya ulit madaya. Sino nga kaya talaga ang kaharap na babae ni Alex ngayon? May nangyari kayang masama kay Amethyst?